Ayo, what's up? This is Shobal D of the Republican, mga kapatid. At pagkakataong ito, syempre another horror video na naman ang ating bibigyan ng review, reaction. Sa lahat ng mga nagre-request at salamat doon sa mga nagbibigay pa sa akin ng link. Napakarami na natin panonoorin. Maraming salamat sa inyo. So meron tayong bagong ipe-play ngayon mula sa channel ulit ni Sir Crips, no? So tignan natin, mga kapatid. Ang title nito ay 5 multong nakuhanan ng camera na dapat mong panoorin bago ka matulog. So bago ka matulog, ha, kailangan mong panoorin to. So ito na, mga kapatid, huwag na natin patagalin pa. Total, wala na rin naman tayong hinihintay na. Game. Sir Crips. Uy. Gago. Ang Korean ghost hunter na si Dutch Michael ay kinontak ng isang babaeng reporter na nasundan di umano ng isang babaeng espiritu matapos nitong i-cover ang isang aksidente na kung saan ay may namatay na babae. At yun lang, pucha. Naging ano ka pa, no? Nag-cover ka lang ng isang aksidente, sinundan ka na pa uwi. Nakanang yan. Kaya minsan mahirap maging marites. Sa pagbisita nga ni Michael sa loob ng bahay ay nagumpisa na agad ang mga pagpaparamdam. Kaya uso dito sa Pilipinas yung tinatawag na pagpag, eh, no? Magpagpag ka muna. Ah, yogi sanne. Ano yun? May bumubulong. Lugogo. Ah! Ah! 잘못 이거 발로. 발로 모르고 눌렀어요, 발로. 발로 모르고 눌렀어요, 발로. 잠깐. 아, 뭐 잠깐만. 뭐야? 방금 뭐 움직인 거 같아. 잠깐만. 루밀리팟 튠 채널 막이사 포텍. 운항 나카리닉 시 마이클 나 makakaibang tunog. Matapos nito ay nakita naman niyang kusang na hugot ang kutsilyong ito. Maya-maya ay natapakan naman niya ang remote at nabuksan ang TV. May kuryente pero naman pala ba dito? Hindi naman niya pinipindot ang remote, pero tila may ibang kumokontrol sa TV. Gumamit ka pa ng night vision. May kuryente naman, tol. Sana binuksan mo na lang yung ilaw. Gago. Walang taong putik. Nakita ni Michael na tila may taong nasa ilalim ng kumot. At nakaramdam siya na tila may mabigat sa kanyang likuran at ako, hindi siya makahinga. Dahil dito ay lumabas muna siya saglit para magpahinga. Pero makalipas lang ang ilang minuto ay muli itong bumalik sa loob ng bahay. Oh? Tado, huwag kang humarap sa salamin, putik. Isoy, okay, tsukaman. Nugu isoyo? Ay, putik na yun. Tsukaman! Tsukaman!
잠깐만, 죄송합니다. 잠깐만, 죄송해요. 쉣. 곽스티. Basta nakakatakot din yung ano niya. Nakakatakot din yung pag ano niya. Yung pag ganun yung reaction niya, putek. Patuloy na nararamdaman ni Michael ang bigat sa kanyang likuran. Kaya naman naisipan niyang itapat ang camera sa salamin na bintana. At dito ay nakita niya ang tila isang babae sa kanyang likuran. At sa muli niyang pagtingin dito, muli niyang nakita ang babae. At sa pagkakataong ito ay makikita na rin ang katawan nito. Dito na mas lalong nahirapang huminga si Michael, pero pinilit niyang makalabas at makaalis sa bahay. Kaksi ka kasi, may kuryente naman, di mo pa binuksan yung ilaw eh. Nag-on nga yung TV, di ba? Totoo nga kaya ang mga nakuha na ni Michael sa video nito? Ito na nga kaya ang sinasabi ng reporter na babaeng sumunod sa kanya? Isa nga kaya itong multo o demonyo? Kayo nang bahalang musga. Mangingisda. Ang Chinese ghost hunter na si Xiaolong ay bumisita sa isang abandonadong hotel sa China na para sa mga mangingisda. Ang hotel na ito ay dinaanan noon ng tsunami at marami ang nasawi ng araw na yon. Kaya naman pinaniniwalaan na ang gusaling ito ay hunted at pinamumugaran ng mga kaluluwa. You were told. Hey! Diyan sa China, napakadaming ano diyan, no? Ang mga abandonadong hotel, mga hotel na o mga parang condominium na ipinatayo ng gobyerno pero hindi binahayan o hindi tinirhan. Napakarami noon eh, dinatag na the biggest mga malalaking city na ghost town. Pero ito, etong abandonadong to, tinirhan to. Putik na yan. Dahil na sa paglipat. Anong yun? Sa paglilipot ni Xiaolong sa hotel, nag-umpisa na siyang makarinig ng mga kakaibang tunog sa paligid na tila may iba pang naroon bukod sa kanya. Gayunpaman, pinagpatuloy pa rin niya ang kanyang pag-iikot. Dahil na sa paglipat ng camera, tol. Ano yan? 我操你妈呀！ 我操你妈的！ 这里啥人啊？ 五。 哎呦我操你妈！ 哎呦我操！ 哎呦我操！ 啥玩意儿啊？ 这啥玩意儿啊？ 哦。 Sa isang kwarto, nakakita si Xiaolong ng isang tub na puno ng tubig.
At nanlapitan niya ito, nakita niya na mistulang may humihinga mula sa ilalim. Dahil dito ay napaatras si Xiaolong, pero sa pangalawang pagkakataon, muli niyang nilapitan ng tab at dito ay meron siyang nakuhanan na talaga namang nakapangingilabot. So sorry. Ay, putok mo! Ah! Wow, sorry, Mar! Gago. May laman yung tab ang putok. Oh, Tony, Mar! Bago mo na ilip, malapit. Sa muling pagsilip ni Xiaolong sa tab, nakita niya ang nakapangingilabot na imahe na mistulang mukha ng isang lalaki. Dito na napatakbo si Xiaolong at nagpa siyang lisanin ng hotel. Kags, tinulit-ulit ba? Gusto ko lang sabihin na ginawa ni Xiaolong ng live ang kanyang paglilibot dito. Pero ito na nga kaya ang sinasabing multo ng manging isda na isa sa... Yun ang matindi dun eh, no? Naka-live ka, no? Naka-live stream. Ibig sabihin wala nang edit-edit yun. No? Ano yung nakikita mismo nung camera mo, yun na yung umaano sa ano, live nga eh, di ba? Mga nasawi sa naganap na tsunami. Shit! Ang mga tunog kaya na narinig ni Xiaolong ay magpapatunay na nandito pa rin ang mga kalaluwang ito. Kayo, ano sa palagay nyo? Isa pa. Minsan ko na naitampok ang istorya ng pamilya ni Luan at Lucy na ginagambala di humano ng demonyo o entity sa dati nilang tinutuluyan. At kung gusto nyong malaman ang kabuuan ng kanilang kwento, ay nare-recommend ako na panoorin mo ang video ito. Ngayon, ang pamilya ay nakatira na sa ibang bahay, pero tila hanggang ngayon ay hindi pa rin sila nilulubayan nang kung anumang gumagambala sa kanila. Dahil nitong nakaraan, muling nag-upload si Lucy ng bagong video. Yung parang sa Insidious eh, yung pelikula. Hindi sa bahay, kundi mismo sa tao naka-attach yung entity. Kaya kahit saan bahay ka lumipat, laging nandoon. Dahil nga hindi nga yung bahay ang haunted eh. Yung ano, yung mismong tao. Cortina. Oh, gago. May dumaan. Están colgadas acá en la entrada de la puerta. Sí, por favor, córrele, hija. Córrele, 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 se volvió a sumar, hijo, córrele, por favor. Ba, maliti, baka kalago ng anak mo. Habang ipinapakita ni Lucy yung pinapagawa niya sa kusina, nakita niya ang pagdaan ng tila isang bata at agad niya itong sinabi kay Luan. Pinuntahan naman ito ni Luan, pero wala naman siyang nakita. Baka kalaro ng anak mo yun. At maya-maya pa'y sumilip kay Lucy ang tila isang bata. Sa ikalawang video habang kinukunan niya ang kanyang mga anak na inaayos ang Christmas tree, ay bigla na lang nalaglag ang isang manika. Di naman manika yung lumaglag eh. Oo nga no, yun pala yun. Masyado nakita. Lo que a mí se me hace sorprendente es que pues la repisa todavía está un poquito ancha como para que la muñeca sola por mal acomodada se haya resbalado o algo así. Y la segunda, pero la muñeca cayó hacia el frente. O sea, lo que hizo fue caer hacia el frente de este lado, del lado de mis hijos. Y las moscas y se caen y ahí siguen, aquí por ejemplo, aquí siguen, pero no, o sea, no vuelan y no están volando en toda la casa.
Habang pinapaliwanag ni Lucy ang nangyari, makikita na tila merong kulay itim sa isang sulok ng kanilang tahanan. Pero makalipas lang ilang segundo, ay wala na ito. Nasundan nga kaya ang mag-asawa ng entity o demonyo sa kanilang bagong tahanan? Kung oo, ano kaya ang dapat nilang gawin para mapalis ito? Entity. Ang susunod na video ay pinadala naman sa atin ni TikTok user Mikasa. Si TikTok user Muro ay bigla na lang di umanong nakaranas na mga kakaibang bagay sa loob ng kanyang tahanan. At ibinabahagi niya ang kanyang mga nakukuhanan sa kanyang TikTok account. Dami rin dito sa TikTok, no? Sa unang video, nakarinig di umano siya ng mga pagkatok. Pero wala namang ibang taong naroon. Kaya naman naisipan niyang kunan ang mga pangyayari. Maririnig sa video ang mga tila pagkatok sa pintuan. Pero nang lapitan at silipin niya ito sa butas, wala naman siyang nakitang kahit ano na gumagawa ng pagkatok. Makalipas ang ilang araw, habang nasa banyo naman si Muro kasama ang kanyang alagang pusa, napansin niyang kanina pa ito nakatingin sa isang bahagi ng banyo. Kaya naman agad niyang kinuha ang kanyang cellphone at nagsimula ulit mag-record. Ito yung may buhok kanina. Nakita niya ang tila buhok sa gilid na tinitignan ng kanyang pusa. Pero maya-maya pa ay bigla na lang itong kumalaw at nawala. Isang araw habang nag-iisa naman si Muro sa kanilang tahanan, muli siyang nakarinig ng mga pagkatok. At dahil wala namang ibang tao na posibleng gumawa nito, ay sinubukan niya ulit mag-record. Huwag sa salamin, lagi na ganyan may sa salamin eh. Ano yung sinasabi ko eh, putek. Sa pagkakataong ito nang sinubukan mag-record ni Muro at itapat ang camera sa salamin na pinto, nakita niya ang paglitaw ng tila isang tao sa kanyang likuran. Pero sa kanyang paglingon ay wala naman siyang nakitang tao na naroon. At ang pintuan ay bigla na lang pumukas. Leche. Still. Totoo nga kaya ang mga video ito na mula kay TikTok user Muro? Meron nga kayong multo o entity na gumagambala sa kanya? O isa lang din itong TikTok ARG? Kayo, ano sa tingin nyo? Malay ko dyan. ARG, ARG na yan. Shadow figure. Marahil karamihan sa inyo ay pamilyar na kay TikTok user Dino Nuggets na madalas kumaitampok sa ating channel. Si TikTok user Dino Nuggets ay nakatira di umano sa isang bahay kung saan ginagambala sila ng isang multo o entity. Nitong nakaraan muli siyang nag-upload ng bagong video na kung saan habang kasama niya ang kanyang anak ay nakarinig sila ng mga ingay mula sa basement at nampuntahan nila ito para i-check. Ang bahay kasi dyan, puro may mga basement eh, no? Dito, basement natin, ano na eh? Poso Negro na eh. Oo, ito yung napanood ko nung isang araw, yung malaki basement nila. Ganda ng basement nila eh. Stop. Stop. All right. We're gonna make a run for it.
gago. Sana Diyos ka. Shit. Gago. Oh, shit! Get some gago. Gago. We gotta get the f*** here. We gotta get out of here. What are we gonna do? No, stop. We can break it. There's nothing there. Stay by me. Stay right by me. This is a bad idea. Just chill out. Oh, shit! It's still there! Sa pagbaba ng dalawa, nakita nila ang tila isang babae na nakaharang na sa kanilang daraanan papanik. Gago. Makalipas ng ilang segundo, muli itong sinilip ni Dino Nuggets. At nakita niya na nandito pa rin ito at hindi ito nawawala. Lechew. Isang araw sinubukan naman ni Dino Nuggets na mag-iwan ng kamera sa kanilang basement para malaman kung makukuhanan ba nito ang gumagawa ng tunog. Putek na yan. Olo. Putya. Halimaw ang puti na sa basement nila. Sa mahigit isang oras na nasa basement ang camera, nakuhanan nito ang iba't ibang mga tunog na madalas naririnig ni Dino Nuggets. Ang anong yan, nag-enhance video pa. Conjuring House. Ang videong ito naman ay mula sa SAW Paranormal. Ang grupo ay bumisita sa sikat na bahay kung saan naganap ang mga tunay na pangyayari kung saan hinango ang pelikulang The Conjuring. At sa kanilang pag-iimbestiga nga dito ay meron silang nakuhanan sa isang bahagi ng bahay. Oh my god, did you guys... It's moving. The door's moving. Oh my... Shut the door. I don't think you can do it. Holy shit. And what's that? The flux went off. The flux went off downstairs now. Hey, Jesus Christ. All right. Gago, nasa harap na agad yung shadow. That was a camera. Nakita ng grupo ang paggalaw ng pintuan. Pero ang mas nakapangingilabot dito ay makikita di umano sa bahaging ito. Ang tila isang itim na figura na bigla na lang lumitaw at nasa harapan nila. Napakarami nang nagtag at nag-PM sa atin mula sa TikTok hanggang sa Facebook para i-feature ang video ito. Kaya naman hindi ko na kayo maiisa-isa, pero maraming salamat dahil nagtitiwala kayo sa ating channel. Ngayon, sa video ito ay ginagambala at tiyumano ang isang pamilya ng tiyumano'y imaginary friend ng kanilang anak na babae. Niyan. Maria. Gago lang tao.
Tapos yung anak niya natutulog. Amy! Sa unang video, makikita na tila may nagtatakong bata sa kumot na ito. At malino pa nga na makikita ang binti nito. Pero nang alisin ng lalaki ang kumot, wala namang bata na naroon. Gago! Amy! Amy! Shit, gago! Amy! Amy! Sa ikalawang video, maririnig ang malakas na pagtawa ng isang bata. At nang puntahan ito ng lalaki, nakita niya ang mga kamay na humakawak sa buhok ng kanyang anak. Pero nang lapitan niya ito, ay bigla na lang tinitong nawala. Langya. Fíjense, pero regalo que le dieron a mi sobrina. Hasta la comida el perrito tiene. Qué chingo. Ay, putek. Ala, gago. Maria. Gago. Ay, parce, qué. Sa ikatlong video, habang kinukuna naman ng lalaki ang regalo sa kanyang anak, putek, makikita ang isang batang babae na nasa likuran ng laruan. Pero ilang segundo lang nang kunan ng lalaki ang likuran, ay wala na ito. Ako, kahit edited yan, ano, kakatakot pa rin. Creepy. Gago, creepy nun, no. Kahit edited lang kasi nagpan yung camera dun sa ano eh. Saktong natakpan yung buong video nung bubong nung dollhouse eh. Kaya pwedeng edited eh. Pero gago, nakakatakot pa rin yun. Lang yan, no. Buisit na yan. Yun mga kapatid, maraming salamat sa inyo lahat. Yan sa lahat ng mga gusto mag-avail a Republican shirt natin. At naghihintay lang tayo ng mga bagong music na lalabas. Pero magre-review pa rin tayo ng music. Pansamantala ngayon eh, ibang trip muna natin. No? So, maraming salamat sa inyo lahat. Ako nga pala si Shobaldi. Peace out.